Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pagod na umano sa patago-tago at patuloy na pagtakas sa mga tropa ng pamahalaan na tumutugis sa kanila, kaya nagpa siyang sumuko ang leader ng Communist Terrorist Group at 6 na miyembro nito sa Valencia City, Bukidnon. Kinilala ng 88th Infantry Battalion ang sumukong leader ng New People's Army na si Dante Pluma Cuyos alias Pedrin o Azul Oriche na political officer o kalihim sa seksyon ng Platoon Bagsik, Guerrilla Front Malayag ng North Central Mindanao Regional Committee. Kasama ni Cuyos ang 4 na babaeng NPA na may katungkulan din sa kilusan gaya ng Platoon Medic at Political Guy. Isinuko rin ng mga ito ang kanika nilang mga armas. Samantala, sumuko naman sa 8th Infantry Battalion sa ilalim ng 403rd Infantry Brigade ang isang Junas Tuminaw Lindaban alias Kint na political guide ng Squad 1 North Central Mindanao Regional Committee at ang party wife nitong si Rosalinda Simpan Paunay alias Keratin Ojela na isa ring squad medic. Ipinapakita sa laboratory studies na epektibo kontra COVID-19 at sa mas nakahahawang Delta variant ang Molnupiravir. Ang Molnupiravir ay isang oral COVID-19 antiviral drug na gawa ng Merck & Company. Ayon sa Merck, pinaka-epektibo ang naturang oral antiviral drug kung ibibigay ng mas maaga sa taong dinapuan ng virus. Kasalukuyang nagsasagawa na ng Phase 3 trials ng antiviral ang pharmaceutical company. Inaasahan namang matatapos ang pag-aaral ng Phase 3 treatment sa Nobyembre. Iniutos ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Department of Foreign Affairs na maghain ng protesta laban sa nakaaalarmang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ibunyag ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon ang patuloy na pananatili ng higit 100 Chinese vessels sa paligid ng Iroquois Reef na parte ng Philippine Exclusive Economic Zone. Inatasan din ni Locsin ng DFA na tutulan ang walang tigil at labag sa batas na paghihigpit ng China sa mga Pilipinong nangingisda sa Panatag Shoal. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagtutok ng balita.